Yun, hello. So magandang tanghali sa ating mga ka-MUG at sa ating mga kabatas at syempre sa ating mga ka-UB. At muli, welcome sa panibagong video reaction. Hindi po ito live, ha? Kasi minsan na pagkamala ng live, eh. So dito po, no, kasi po nina napanood ko yung ano, no, napanood ko yung hearing ng Senado kay Risa Hontiveros na kaharap nga po yung mga officials ng DSWD. So, napaisip lang ako kasi ang pinag-uusapan doon is yung ano, karapatan ng mga kababaihan, mga kabataan, hindi ba? At ito po ba hindi ano, hindi po ba ito paglabag sa karapatan ng ano, ng kabataan, ng kababaihan? Dito po kasi itong batang babae is minor age, 16 years old. So tapos hinarap siya dito, no, kasi hiwalay yata yung magulang niya, parang gusto niya magbalikan, kaya dinala dito sa ano, sa Rafi Tulfo in action. Ano po, so panoorin po natin, no. Dito si Malin, 16 years old, galing siya ng Isabela. 16 years old, hinaharap nila sa camera, then kukunan ng pahayag. Tama po ba to? Nagtatanong lang po, tama po ba yung ganitong mga sistema ng RTIA? Hindi po ba dapat dinggin din to sa Senado yung mga ganitong programa na para po kasing exploitation na ito, eh. Kung nangyayari, di ba? Tuloy. Hingi siya ng tulong na makausap ang kanyang nanay kung bakit nagawa pa niyang iwan sila nito. Iniwan ka ng nanay mo? Opo, sir. Nasaan si nanay mo? Nasa kanila po, sa Kabagan din, sir. Bakit siya pumuwi ng Kabagan at iniwan ka? Hindi din namin alam, sir. Bigla na lang siyang umalis sa bahay, sir, noong February 17, sir. Nasaan si tatay mo? Kabagan, sir. Sabi niya hindi niya alam, no? Sabi niya hindi niya alam. Eh, nagtatrabaho rin. Ikaw, saan ka nakatira dito? Sa tatay ko, sir. Galing ka pa ng Kabagan? Yes, sir. Mr. Tan, magandang hapon po. Imagine na, no, from Kabagan, Ilocos ba yan? Pinapunta yung bata dyan. Bakit hindi na lang yung tatay? Bakit yung bata? Di po ba? Di po ba? May mali, eh. May mali po talaga, eh. Tapos tanong mo, Rabbi Tulfo, bakit po tinatanggap niyo yung mga ganyan? Di po ba dapat, ano, kung gusto niyo pong ayusin yung problema ng family, di po ba dapat close door, back door na lang, yung wala na pong camera. Kasi po yung bata, oh. Diba? Na-expose. Dun po, sir. Ano bang nangyari sa bahay, sir? Ba't napunta dito yung bata? Gusto humingi ng advice kung anong dapat namin gawin. Advice, okay. Lang naman pala yung kailangan, di ba? Pwede namang bigyan na lang ng advice. Bakit kailangan yung content? Okay. Dun, sir. Nag-upload siya yung gawa ko. 4 taon pa lang yung anak ko. Ngayon, 16 na. Okay. Ilang beses, sir, siya nagbakasyon dito. Nagmamakaawa yung anak ko na magkabalikan kami. Ayaw niya. Tapos nung huling bakasyon niya, ayaw pa rin. Bakit po? Ba't ayaw makipagbalikan? Pinaulap ng anak ko na magkabalikan kami. Nagkabalikan kami, sir. Dahil may sakit siya. Kailangan niya lang yung mag-aalaga sa kanya. Nagpagbalikan ako, sir. Ginawa ko ang lahat para sa kanila. Sir, sandali lang, sir. Nasa yung telepono si Joylyn Tan. Joylyn, andito po yung anak mo. Sige, usapin mo. Alin? Oo. Nag-usap naman na kami. Nag-usap kayo pero din naman lang. Oh, nag-usap naman pala. Kasi ano, kasi hindi kasi pwedeng ang pagbabalikan ay pwedeng ano, pilitin. Ano po? Kahit na anak pa yung nakikiusap. Kasi ang hirap naman ng pilit lang. Sana naintindihan ng bata, no? Ang hirap na pilit lang yung pagbabalikan ng mag-asawa ng dahil lang sa anak. Di ba? Kasi sabi ko nga dati, di ba? Kung nagsasama ang isang mag-asawa dahil lang sa anak, unfair po yun. Kasalanan pa ng bata kung bakit hindi masaya kayong dalawang mag-asawa. Di ba? Kasi dito, tingin ko hindi na mahal ng babae yung asawa niya. Pinagbigyan lang yung anak. Okay? Tuloy natin. Hindi sana bigla-bigla kang umalis sa bahay. Ano magagawa ko? Hindi nag-work eh. Hindi nag-work. Hindi nag-work. Pakitawag niya ulit si Joylyn. Odette, kailan kayo huling nagkita ng nanay mo? Noong February. Ginawa ko lang. May mga cut na, no? Hindi na, ano? Hindi na
At na kasi, parang hindi na narinig masyado yung side nung nanay. At para magpabalikan ulit sila ng tatay ko. Nagkabalikan po sila pero dalawang buwan lang. Which is mali naman kasi talaga. Kung ayaw na ng magulang, wala nang magagawa yung mga anak. Well, okay din naman na tinry mo, kaso lang mahirap talaga yung ganun. Magbabalikan dahil gusto mo lang. Pero hindi nila gusto, parehas. Or gusto ng tatay mo, pero ayaw na ng nanay mo, wala na rin eh. Hindi na rin mag-work talaga. Nag-isang anak lang. May sakit siya noon, kaya siya bumalik sa yes, father sir, mo. Yes sir, nung December may sakit. Tapos nung medyo umukay na yung pakiramdam, iniwan na naman. Parang accusation na lang yun, no? Yung may sakit. Tuloy. Kami. Aray ko. Ma'am Joylyn! Ang dahilan lang po noon, puntahan ko na yung anak ko. At na hindi na po nila ako pinaalis noon sa kanila. Kunila na, pinilit po nila kami huwag na magkakas. Huwag mong sabihin na pinilit ka. Tumalaw lang pala yung nanay. And then, hindi... Diba nakiusap nga? Siya naman nagsabi nakiusap siya na magbalikan. So malamang tama yung totoo yung sinasabi ng nanay. Diba kasi sabi ng bata kanina, ano eh? Nakiusap siya na magbalikan eh. So siguro nung dumali yung nanay, hindi na pinaalis. So hanggang sa nagkasakit, yung nakas hindi na tinuloy ng bata, binaranan ng bata eh. Kasi diba, desisyon mo yun? Tinanong ka nila, diba? Pinagbigyan ko po yung gusto niya na magkabalik. Yun, pinagbigyan lang yung gusto niya. Pero ayaw talaga nung nanay. Kaya alam, pinagbigyan yung bata, yung anak. So, pinilit ko po yung sarili ko na maayos yung pamilya namin. So, ano, hindi nag-work eh. Bakit yung sabi, hindi nag-work? Kumbaga, ginawa rin naman niya yung gusto niya. Ay, ginawa rin naman niya yung... pinilit din niyang mag-work sana. Kaso lang ayaw na talaga. Kasi nga, wala nang love. 'Di ba? Pag nawala 'yan, wala na talaga. Hindi na talaga magwo-work. Kaya dapat hindi na lang pinilit. Yung walang kaayusan yung nagkabalikan namin. Bakit po? Bakit walang kaayusan? Kadami po kasi nang naririnig ko tungkol sa tatay niya, magkabilaan po. Lahat ng kalokohan mo ipapasa mo pa sa tatay. See? Nakita niyo kung paano sumagot yung bata? Hinahayaan ni Happy Tulfo. Tama ba 'to? Ano pag napanood to ng mga bata, nakagaya niya. This is 4 years ago. 16, 20 na siya ngayon. Ano kaya naiisip ngayon itong batang ito na kung napapanood niya pa itong ano, itong video na to, di ba? Hindi pa nila binubura. Di ba? Tingnan niyo paano sumagot yung bata, oh. Tatay ko, ikaw nga yung may ginagawang kalokohan. Mismong mga kapatid mo na nga nagsasabi, okay. Tapos papasa mo pa sa tatay ko. Ayan, ma'am, pinangaralan ka. Oh, yeah, lumabas na yung baho ng family. Buong mundo alam na ng... Alam na yung baho ng pamilya. And Rapid Tulfo is okay lang sa kanya. Tama po ba ito, DSWD? Yung mga ganitong sistema? Di ba, hindi lang dapat si Kibuloy ang mahiring dyan sa ano, no? Diyan sa Senado, sana yung mga ganito rin pong palabas. Pero pang isa, yung face-to-face. Tama po ba yun? Nusumbatan ka ng anak mo. Huwag mo na pinapasa yung mga kalokohan mo sa tatay niya. Ano bang naririnig mo sa mga tatay ko? Dito to yun, sir. Dito to ko eh. Tanungin mo yung mga kapatid mo kung dito to. Ano yun? Sinungaling mga kapatid mo? Nag-usap naman na po kami. See? Kung sumagot yung bata. So pag napanood na ibang bata, sabihin nila, tama lang pala, okay lang pala eh. Na sumagot sa magulang eh. Pag may kasalanan yung magulang, alam nyo kahit gano'ng kasama yung magulang. No? Tama, ako rin man, sumasagot din ako sa magulang ko, pero nangangatwiran ako. Okay? Minsan napapasigaw din ako, pero nangangatwiran ako. Pero hindi, walang camera. Diba, ito may camera. Diba? Broadcast sa mainstream media. Pinantatay niya na tanggapin na lang po yung ganito po, yung hindi kami magkabalikan. O nag-okay naman po siya. Ang hindi ko maintindihan, para bang wala ka man lang nararamdaman na kahit konting pagmamahal sa iyong anak? Wala naman talaga, sir. Pinagsabihin niya pa nga ako na kaya niya daw po akong itakpil eh. Tapos sabi niya pa nun sa akin nung pumunta ako sa kanila, sana daw po pinalagdag niya na lang ako nung bata ako. Oh my gosh, mga ganun. Diba?
So ang sama-sama pala ng nanay niya. Bakit niya pa dinala dyan sa RTIA? Anong purpose? Para ipahiya yung nanay niya? Yun ba yun? And kung yun ang purpose niya, tama ba? Na ipahiya mo yung nanay mo? Alam mo, nanay is nanay yan. O, kahit masama ugali ng nanay, nanay at nanay pa rin yan. Sana hindi mo to ginawa, no? Kaya lang, andito na eh. Sabi niya yon? Opo. Grabe ka naman, na Joylene. Gaslight pa si Rapito. Hindi ba yun, sabi niya bata, eh, siguro baka nagalit lang yun, baka sa galit lang ng nanay, kaya nasabi yun, or di ba? Critical thinking ba? Yung sasabihin mo sa kanya harap-harapan, sana pinalaglag na lang kita. Tinakasan mo na nga sila eh. Lumayas ka, tapos nung magbalik ka, sasabihin mo siya harap-harapan. Sinabi niya harap-harapan? Yes, sir. Mismong mga kapatid niya po nakarinig. Pati yung mga tiyahin niya. Gatunga mo pa! Sakit yun. Sorry ha. I'm very sorry. Ano, iha. Mr. Tan? Po, sir. Hindi na talaga kayo magkakayos ni Joylene. Mukhang desidido na siyang makikipaghiwalay sa'yo. Ano po minsakay niyo na lang sa kanya? Kasi balak niya pumunta sa ibang bansa. Kung pwede lang siya. Hindi na siya makakapunta. Ito po isang nakakabuisit eh. Di ba sabihin na natin hiwalay na? Sabihin na natin may iba na yung asawa niya. Di ba kasi kung makakaalis yung nanay, may trabaho, makakatulong kahit ba paano sa pag-aaral ng bata. Diba? Baka mamaya sumbat-sumbatan nyo naman yan na walang naitutulong. Bantang huli. Mylene, alang-alang sa'yo, I'll do everything na para hindi makalabas. Diba, I'll do everything. Para bang pag sinabi niya sa DFA na huwag nang paalisin, hindi na papaalisin. May proseso po yan. Pas ng bansa itong sinanay mo. Joylene, siya nga pala, sa request ng anak mo, kakausapin ko yung POA, kausapin ko OWA, kausapin ko lahat ng mga agency na para hindi sila may skandalo, ang dami naman pwedeng tanggapin aplikante, huwag ka na lang. Nagets mo? Okay po, wala po problema, sir. So huwag ka na mag-ibang bansa. Meron ka bang lalaki ngayon? Meron po, sir. Meron? Imagine yung nanay yung tinatanong siya sumasagot. Oh my gosh. Kapatid niya lang sabi sa akin, uuwi nga daw po ngayong March eh. Sige, maglihim ka. Kaya nga. Grabe. Pinabantaan yun na. O pumunta yan nung Malilay. Kasi po pinagsabihan siya ng kapatid niya na pag umuwi daw yung lalaki niya, aalis na sila dun sa apartment. Kasi nga hindi na mahal yung tatay mo. Yun ang dapat mong tanggapin dito sa sitwasyon na to. Dapat hinayaan nyo lang yung nanay nyo. Kasi bakit kailangan pandalin dyan? Diba? Ng kapatid niya. Mabait mga kapatid. Ay, hindi siya kinukonsente. Hindi sir. Galit nga po sila sa kanya eh. Yun ang nagsusumbong sa inyo. Yes sir. Ma'am! Yat. Pinatay na. Okay lang yun. At least ano diba? Kasi naano na siya eh. Na napapahiya na siya eh. Buong mundo eh. Change namin na magkita si nanay mo, si tatay mo, ikaw sa kabagan. Sasamahan ka namin. Yung nanay mo, sinisisi yung papa mo kanina. Hindi ko din sir alam eh. Sinasabi niya na may babae. Ito lang po, hindi ko minsan maintindihan ano. Kakausapin backdoor pero may camera pa rin. Diba? Tapos bubulat-latin pa ng gusto ulit yung buhay ng pamilya ng bata. Tatay ko wala naman sir. Baka totoo. Hindi sir, kasama ko po yun sir eh. Kapag galing trabaho, pagod yun sir, tulog agad. Ano ba trabaho ni tatay? Sa river control sir. So, namomonitor mo si tatay mo? Yes, wala sir. Talagang ginagawang kalokohan? Wala namang pumupunta na babae sa bahay sir. Di din naman yan umaalis sa bahay. Okay, totoo yun. Now, nabanggit mo, seryosong akusasyon yan, na meron siyang lalaki at papunta rito. Anong ebidensya meron ka bukod dun sa sabi-sabi ng mga uncle mo sa father side? Yung mali ko lang kasi nung nabasa ko yung tatay ko pinituran. Ako mismo sir, pero di ko nagsumbong sir kasi syempre ayoko din masira yung pamilya ko. Okay. Eh, ayun sir, iniwan kami. Sinabi ko yung totoo sa tatay ko sir. Tapos nung gabi ng Linggo sir, tumawag yung tatay ko. Tinanong niya kung sino yung lalaki sa wallet niya. Pinagsabihan yung tatay ko na wala daw pakialam yung tatay ko kung ano mga ginagawa niya. Ano yung nakita mo sa chat? Wala na pakialam kasi nga nag-usap na sila, pumayag naman yung tatay mo. Sana kung hindi pumayag. And, yun nga, no? Ba't kailangan pang dalhin dyan kung may pag-uusap na rin naman na ganun? Ano bang purpose? Ayuda?
Tapos ipahiya yung nanay mo. Sa tingin mo, yung nanay mo lang yung napahiya. Buong pamilya mo yan. Buong pamilya mo napahiya. Hindi kasi rin nag-isip yung tatay. Kamusta na daw siya? Kung umiiyak pa daw ba siya sa'yo? Hindi mo kinumpranta si nanay mo, Nay. Ano ba hindi, ito? Hindi, sir. Siyempre, sir. Ayaw ko din na masira yung pamilya. Kasi diba okay naman, Nay, na nag-usap na kanina. Okay, may ano na, may ibang boyfriend na yung nanay niya. Bakit kailangan pa ulit-bulat natin dyan? Diba okay naman na umamin, nagkaroon na ng aminan dyan eh. Ayaw ko nung time na yun. Iniwasan mo rin. Yes, sir. Kasi gusto mo mabuo yung pamilya nyo. Anong naramdaman mo noon makita mo yung chat? Yes, sir. Umiyak lang ako sa CR, sir. Hindi ka nagsumbok kay tatay? Hindi, sir. Kinimkim mo lang yun? Yes, sir. Hanggang ngayon, hindi mo pa nasasabi kay tatay yun? Alam niyo na, sir. Sinabi ko na yung totoo, sir, nung umalis yung nanay ko. So bukod pa doon, ano pang ebidensya meron kayo? Kinausap ko niya yung lalaki sa chat, sir. Ah, ang tanong, kakasuhan niyo ba? Kakasuhan ba? Ba't kailangan ng ebidensya? Ba't kailangan pang bulat-latin dyan? Nakausap mo yung lalaki? May pag-amit po dyan yung lalaki, nangingi ng pasensya. Oo, oh, okay. Ba't di mo sinabi to? So, nakachat mo yung lalaki mismo ng nanay mo? Yes, sir. Okay. Ayokong pati siya masaktan. To be honest po, ang swerte niyo, mahal ka ng mama ko. Pagmamahal na kaya niyo. Nakipag-chat yung bata dun sa lalaki. Na iparamdam sa'yo. Pero sa akin, sa amin, hindi. Please tell my mom that I love her so much. Sinabi mo to doon sa kanyang kabit. At ang sagot... Please tell my mom that I love him, that I love her so much. Pero kung sagutin niya kanina, ganun na lang. Kung ipahiya niya yung nanay niya kanina, ganun na lang. Yeah, is that love? Ni kabit, I'm on the last part to move on towards her. Oo, nak, inaamin ko, hindi basta-basta makalimot, pero nag-iba po ako para maging masaya na kayo. Nabuo na pamilya nyo, and I'm happy for that kasi ayaw naman makasira ng pamilya, eh kaya I respect her decision nung sinabi niya nagkaayos. Mahaba itong mga chat nyo. So, anong naramdaman mo habang chinachat mo itong si... Wala, galit, nak? Sir. Galit na galit ako kasi alam nyo na... Nakipag-chat ka tapos magagalit ka. Diba? Sana hindi ka nakapag-chat para hindi ka nakaramdam ng galit. Nagkabalikan yung mama at papa ko, tapos ganyan, sir. Pero yung sabi niya nun, sir, eh, mama ko la pa daw yung maghahabol. Kahit, sir, yung mga kapatid niya, ganyan yung sinasabi. Mama ko daw yung tumatawag. So, tama rin sinasabi itong silalaki. Mama mo ang naghahabol. Yes, sir. Nag-sorry ba itong silalaki sa'yo? Kung nag-chat pa ako, sir, din niya na sinasabot. Binlock na ako, sir. Kailan kayo huli nag-chat itong silalaki? Noong February 18, sir. Lunes yun, sir. Ano yung na-chat nyo nung last time? Kung masaya na sila sa ginawa nila, sir. Kinonsensya mo? Yes, sir. Pero di talaga na-konsensya eh. Alam mo, nangyari dito, ikaw ang pinaka-mature. Gumagawa ka ng way na para mabuo. Samantalang ikaw ang biktima rito eh. Ano ang... Biktima yung bata ngayon, biktima ulit. Why? Kasi nandyan eh. Kasi di lang naman yung nanay napahiya. Siya rin. Diba ngayon, kumusta naman siya ngayon? 20 years old na siya. Hindi pa kaya niya na-realize na may mali dito sa ginawa nilang mag-ama. Ang plano mo ngayon na sinasabi ni nanay mo, wala na, hindi na pwede. Ayaw na din namin, sir. Ilang ulit niya na kaming niloko. Ayaw mo na rin. Okay, at least maganda yan. Tinatanggap mo na yung katotohanan. Okay. Ayaw niya na. Tanggap niya na. Tanggap niya na. Na wala na, hindi na magkakabalikan. Isa naman yung magmamakaawa, kahabol-habol ka sa kanya at ayaw naman niya. Okay, sige. No. Balik na kayo doon sa ano kabagan. Samahan silang dalawa. Salamat. Sige, ingat kayo ha. Ah. Tubigaro pala yung kaga. Ano, tara ako Ilocos. Magandang umaga po. Imagine mga ganitong kaso, no? Nandito sa RTIA, pero pag mga kasong problema ng problema ng pang ano, pang like yung mga, di ba? Dito sa amin, yung mga dinidemolish sa bahay, mga ganyan. Hindi kasi viral, eh. Dito ho kami para ho pag-usapan ho ng pamilya ho nila kung ano nga po ba yung dapat nilang pag-usapan, kung ano man ho dapat ho nilang matanong ko lang, no, nabanggit ko kasi ng anak ko ninyo na pinagsalitan niyo siya na mas magandang pinalaglag niyo na lang ho siya. Ma'am, galit.
siya po yung una nagsabi sa akin na sana hindi na lang ikaw ang maging nanay. Paano ko gusto gugustuhin na ikaw yung maging nanay ko? Na ikaw mismo ayaw. Ah, siya yung una nagsalita, yung anak pala naman. Ba't di mo sinabi kanina yan dun sa ano, sa live kay ano, kay Rabbit Ulfo. So siguro yung nanay parang nasaktan din, nakapagsalita rin. 'Di ba? Ito yung sinasabi ko. Nahusgahan yung nanay kanina dun sa studio. Yung pala yung anak ang nagsalita. Kasi pinipilit niya kasi, hindi talaga pwedeng ipilit siya yung mga ganyan. O, bandang uli ka sa anong panong nanay na nakapagsalita ng ganun. Mukhang maging anak. Tandungin nga kita. Pinagbigyan pa kita sa gusto mo? Sa hindi na to parang usap ng mag-ina eh. Tingnan nyo yung style. At nang sakripisyo ng tatay ko, paano mo nagawang mangloko? Ano manloko na sinasabi? O, bakit? Diba? Anong di ba? Ano ba naman yan? Pati ba naman dito magsisinungaling ka pa? Bulgar na nga eh. Ma, meron ho ba kayong lalaki? Noon po, nung bago pa kami nagbalikan nito at alam mo. So, ba't inamin ng lalaki mo na noon ikaw yung naghahabol? Hindi! Naghahabol? Nung nagkabalikan kayo, baka naman gusto mong isampal ko pa sa'yo yung... Oh! Tama? Tama ba yun? Na napanood ng buong mundo na sinabihan yung nanay na isampal ko sa'yo? Ito ba yung gustong-gustong panoorin ng mga tulfunatics? Yung mga ganito? Ano nangyari sa buhay niyo pag napanood niyo to? Masaya kayo? Umakap ba yung pagkatao niyo nung napanood niyo to? Imagine 7.8 million no, nanood. Umakap ba yung buhay niyo? Umakap ba yung pagkatao niyo? Tapos imamak niyo yung nanay? Gabas niyo yung nanay? Na walang kwentang nanay, walang... Diba? Nga, sampalin mo ako ngayon. Kalma lang. Ba't makasaya mong umamin sa bagay sila? Amo, naawat lang ng tatay, oh. Naawat lang ng tatay. Kung hindi, sasampalin sana talaga, eh. Grabe tong ano na to. Ito ba naman kasi tao nga amin sa kasalanan, diba? Mahal niyo po ba yung pamilya ko ninyo? Oo naman po. Ano hindi ko naramdaman yung pagmamahal na gusto kong maranasan sa'yo. Kasi sa isip mo, pag binibigyan mo ko ng pera, yun na yun. Ilang ulit ko nang sinabi sa'yo, di ba? Sinachat ko sa'yo. Hindi ko kailangan ng pera. Kailangan ko yung pagmamahal ng isang ina. Kaya nga, ngayon sinasabi ko sa'yo. Babawi ba? Aalis ka na naman tapos ganun na naman ulit. Hindi na ako aalis pa. Ikaw na nga mismo nagsabi na hindi na ako aalis. Di ka na talaga aalis. O nung nakiusap ka na magkabalik. Kapag hindi umalis, anong mangyayari? Doon ka ba masaya na walang trabaho yung nanay mo? Grabe itong ano na. Kami, di ba? Kahit ayaw ko talaga, para sa'yo, ginawa ko. Nagbanta ako kasi ilang ulit na akong nakiusap sa inyo. Kaya nga, bakit sa akin lang? Kasi nga, ikaw yung nang gago. I'm sorry. Kung ano man yung pagkukulang ko bilang nanay mo, gusto ko. Ay, ako. Malin. Sabi ko lang ng nanay mo, magkaayos kayo. Ayaw niya. Dahil sa ginawa niya, masyadong napit ka ng bata. Nagkabalitan na nga tayo. Kala ko, malinis kang babae. Sabi naman ng babae kanina, no, hindi ko kinakampihan si ate dito, ah. Sabi kanina, nung naghiwalay na sila, nagkaroon na ng boyfriend. Eh, hiwalay naman na eh. Diba? Natural lang yun. Tapos sasabihin, may lalaki. Tapos, dahil may boyfriend nga, pinilit ng bata na magkabalikan sila, pumayag yung nanay. Kaso lang, meron na yung ano eh, meron na yung boyfriend eh. Diba? So, hindi na talaga mag-work. Kaya lang pinilit eh, pinilit. Ang hirap talaga pag ganyan pilit lang. Sana ipinaintindi na lang sa bata na ano, no. Sana ang ginawa lang nilang ni Tulfo ipinaintindi na hindi na, kung hindi na mahal ng nanay mo, wala na tayong magagawa doon, hindi yung kinontent. Diba? Yun pala.
Natuklasan namin ang sekreto mo nung umalis ka. Mabuti nang yun, mabuti nang ganun. Nangaling ka pa. So ano ngayon kuya, okay na? Okay ka na kuya, masaya ka sa ganito. Ah, sad boy. Ana. Kuya, sad boy, masaya ka na ba? Diba? Sa ginawa mo. Sa tingin mo, umangat yung pamilya mo. Sa tingin mo, umangat yung pagkatao mo. Kung ginawa mo yan sa asawa mo, ninyong mag-ina, ninyong mag-ama. Diba, I'm sure yung anak mo, baka natutokso yan ng ano dati, sa school. Yung nanay niya may kabit pala. O, hindi man siya binubuli harap-harapan yung bulong-bulungan ng mga classmates. Eh, narapit ulo po yun kasi nanay may kabit. Sa tingin mo maganda yun? Ngiti-ngiti ka pa. Na kahit wala yan sa tabi ko, kaya namin magtapos. Yun naman pala eh. Kaya mo naman pala magtapos kahit wala yung nanay mo eh. Bakit inipilit mo magpagbalikan yung nanay mo, di ba? Mali. Alin? Alin? So yun o, hanggang dito na lang tayo ng mga ka-MUG, mga kabatas at mga ka-UB. So grabe no, grabe tong ano na to. Hindi ko maubos maisip na, diba? Sana full fanatics, mag-isip naman kayo. Mag-isip naman po kayo. Na-exploit po yung family. This for the views. Kasi kung totoong tulong po, no? Kung totoong tulong po ang ino-offer ng RTIA, hindi po kailangan i-expose pa yung mga ganitong ano, sitwasyon ng family. Especially bata pa yung interview nila. Nananawagan din po ako sa DSWD, ano? Nagtatanong lang po, okay lang po ba yung ganito? MTRCB, okay lang po ba yung ganito? Ano ba? Instead na maawa po ako dun sa mag-ama, wala pong maramdamang awa eh. Kasi niligyan nila sa kahihiyan yung family nila. Tapos hindi naaalis yung nanay, magkasama ulit. I don't think ano nangyari. Okay. Siyempre, huwag po natin kalilimutan na isa lang tayo mabubuhay sa mundo. Gamitin natin sa tama at sa mabuti. Maraming salamat.